Mga tangay, ang oras, alas 12:31 ng tanghali. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, Laluwigan ng Palawan, araw ng Lunes, August 15, 2022 at narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayong tanghali. Puerto Princesa City Police Office nakipag-ugnayan na sa lahat ng seaports sa lungsod kasamang El Nido para makakuha ng manifesto ng mga pasahero. PNP Maritime nagsasagawa na rin ng seaborne search patrol sa mga baybayin ng Puerto Princesa. Mga miyembro ng 4Ps sa Laluwigan na posibleng matanggal sa listahan ng mga benepisyaryo. Hindi pa daw hawak ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Iron Man 70.3, tatlong taon isasagawa sa lungsod, ayon kay Mayor Lucilo Bayron. Sa police report, kainuman sinaksak pero ang nanaksak unconscious sa ospital sa bayan ng Rojas. Sa ating balitang sports, Olympian Akika Thompson bumisita sa lungsod para sa paghahanda sa isasagawang online sports leadership program National Summit sa Oktubre. Sa balitang showbiz, Charina Kabading Hosol may bagong kanta online. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Espanyola, Lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho at unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. DYPR, Balita Tanghali. 12:30
balita isa-isa sa pagpa sa detalye ng ating mga balita sa pagpapatuloy ng isinasagawang investigasyon sa pagkawala ni Jovelyn Galieno. 10 araw na ang nakakaraan, nakipag-ugnayan na sa lahat ng seaports at airport sa lungsod ng Puerto Princesa ang City Police Office sa pamamagitan ng City Investigation and Detection Management Unit bilang bahagi ng kanilang patuloy na investigasyon. Ito ay upang makakuha ng manifesto ng mga pasahero maliban sa seaport sa lungsod at airport. Kasama sa kanilang kukuhanan ng manifesto ay ang seaport at airport sa bayan ng El Nido. Nakipag-ugnayan na rin ang City PNP sa 2nd Special Operating Unit Maritime Group para magsagawa ng seaborne search patrol sa mga baybayin ng Puerto Princesa. Sabi ng City Police Office, patuloy pa rin ang kanilang pangangalap ng CCTV camera sa iba pang kalapit na establisimento ng Robinson's Mall, Palawan para makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Nakiusap ang mga polis sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media na nakakagulo sa isinasagawa nilang investigasyon. Sa ibang balita, hindi pa umano hawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD National Office ang listahan ng mga Palawenyo na posibleng matanggal. Hindi pa umano hawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD National Office ang listahan ng mga Palawenyo na posibleng matanggal bilang miyembro na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang kinumpirma ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa pagbisita nito sa Kapitolyo nitong nakaraang Huwebes. Matapos ang naging pagpupulong nila Governor Denis Socrates at 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez. Sa ngayon, sabi ni Secretary Tulfo, inaantay na lang ng kanyang tanggapan mula sa kanilang mga municipal links at tenant leaders sa lalawigan ang ilalabas nilang assessment report na ikukumpara naman nila sa kopyang hawak ng ahensya. Sabi ni Secretary Tulfo, isa sa ilalim sa masusing evaluasyon ang mga benepisyaryo na mapapasama sa mga matatanggal at sisiguraduhin na ang mga ipapalit ay totoong mahihirap at nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Ito umano ang sagot ng kalihim sa mga reklamo na ang nakikinabang sa 4Ps program ng pamahalaan ay mga kakayanan at hindi nahihirap. Kaya ipapalinis ito ang listahan ng 4Ps. Iron Man 70.3, 3 taon daw, isasagawa sa lungsod ayon kay Mayor Lucilo Bayron. Ang detalye ng balita mula kay Jenny Abilmonte. Ang naging pahayag ni Mayor Lucilo Bayron kanina sa isinagawang flag raising ceremony ay ibinahagi nito ang tungkol sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong nakaraang linggo upang obserbahan kung paano minamanage, pinaplano at ino-organize ang Ironman 70.3. Sa kanyang pagbisita ay mas lalo pa daw lumakas ang kanyang paniniwala na ito talaga ay makatutulong sa ekonomiya ng lungsod ng Puerto Princesa, kung kaya't layunin nito na maging successful ang Ironman 70.3 ngayong November 13, 2022. Ito daw umano ay saradong usapan na 3 taon gagawin dito ang nasabing Ironman simula ngayong taon hanggang 2024. Huwag lamang daw sanang magkaroon ng malaking problema itong unang Ironman dahil umaasa din ang ating mayor at ang kababayan na gawin sana itong gaya ng sa Cebu na 10 years ginawa ang Ironman 70.3 doon. Ayon pa kay Mayor Lucilo Bayron, as of 6:30 kaninang umaga ay mayroon na umanong 1,035 na registered triathletes at umaasang dadami pa ang mga participants nito. Dagdag pa niya ay medyo nakalalamang tayo ngayon dahil ito ang Ironman na matatandaan ng mga triathletes dahil ito ang huling race ngayong taon. Lalo na kung magugustuhan ng bawat partisipante ang magiging race dito. Samantala, simula bukas hanggang isang linggo ay muling mawawala si Mayor Bayron, kaya ibinili nito na sana ay maasikaso ang mga trabaho para sa Ironman, gayon din ang mga meetings at iba pang problema na dapat mabigyang direksyon. Jenny Rose Tan Del Monte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR, balita! Maraming salamat, Jenny!
Jenny Belmonte. Sa ibang balita pa, para to pa rin ang pagiging mga kabataan na tumayong vice mayor at mga konsehal ng counterpart ng mga elected officials ng City Council ay nabigyan din ng tsansa ang mga kabataan ito para magsagawa ng sesyon sa mismong session hall ng City Council. Nangyari ito alas 9 kaninang umaga sa isinagawa ang kanilang sesyon na halos isang oras ding itinagal bago ang mismong sesyon ng City Council. Maitinalaga din na nagsilbing sangguni ang sekretariat na nagre-record ng kanilang sesyon at ang mga kabataan na nagsilbing vice mayor at presiding officer or ang kabataan na nagsilbing vice mayor at presiding officer ay si Christina Cassandra Alcantara. May mga itinalaga din na panlunsod na konsihal na mga kabataan at ang mga kumakatawan din bilang SK Federation President at IPMR Representative, Kabataan Liga ng mga punong barangay. Kompleto din ang bilang ng mga panlunsod na konsihal ng kabataan at may mga committed chairmanship din ang bawat kabataan. Kung ano ang mga procedure ng regular session ay siya ding sinunod ng mga kabataan sa kanilang sesyon kanina. Ito ay para maranasan din nila ang maging kabataang konsihal na gumagawa ng resolusyon at ordinansa at iba pang trabaho ng isang totoong konsihal or halal na konsihal at vice mayor. Ang ganitong programa ay bahagi ng selebrasyon ng kabataan ngayong buwan ng Agosto. Nagkaroon din ng flag raising ang mga kabataan bago umakyat sa session hall ng sangguniang panlungsod para sa kanilang sesyon at ang kabataan na naging kabataan na mayor ay si Senator or si Sen Sinangote. Sa ibang balita, Kasimbayanan Community Program isinulong sa Bayan ng Koron. Ang detalye ng balita, hatid ni Jenny Belmonte. Nagsagawa ng paglulunsad ng Kasimbayanan nito lang ika-12 ng Agosto taong kasalukuyan sa Barangay Poblasyon 1, Covered Court ng Koron, Palawan. Sa pangungunan ni PNP Koron RGM Eslava, OIC, kasama ang lokal na pamahalaan ng Koron na kinatawan ni Mayor Marjo Reyes at SB Patrick Mata, ng religious sector at lahat ng mga inimbitahang bisita at mga naging partisipante. Ang nasabing Kasimbayanan ay binubuo ng kapulisan, simbahan at pamayanan. Ito ay isang community mobilization program na kung saan ay nagpapakita ng synergize at collaborative partnership sa pagitan ng PNP at ng publiko. Ito ay sa pamamagitan ng intervention at suporta ng sektor ng reliyon tungo sa layunin ng isang holistic na pagbabago na kinabibilangan umano ng PNP at ng komunidad na pinaglilingkuran at pinoprotektahan ito. Samantala, ang Kasimbayanan Community Program ay isinusulong tungo sa isang progresibo at mapayapang komunidad sa pamamagitan ng magandang samahan. Jenny Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Jenny Belmonte. Ang ibang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso.
Fitness Camp is now in Puerto Princesa. They offer weight loss program, weights training, functional training, boxing, mixed martial arts, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Zumba, and supplement shop. Fitness Camp is located at Junction 1 Center between Honda Prestige and National Bookstore. For inquiries, call or text 0908-211-4362. Fitness Camp is open Monday to Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Fitness Camp, set the trend. Join the squad. See you at the camp. DYPR, Balita Tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balita at para sa ating police report, walang malay hanggang ngayon ang nanaksak sa kanyang kainuman habang kanyang biktima ay nagtamo ng saksak sa dibdib. Ang insidente ay nangyari sa inuman kagabi sa Barangay Minara, Rojas, Palawan. Ang biktima ay kinilalang si Ryan Libara, 43 years old, may asawa, self-employed na nasaksak sa dibdib, at ang suspect na nanaksak ay si Jordan Madeja Tabale, 35 anyos naman, may asawa, walang trabaho, pareho mga residente ng Minara, Rojas, Palawan. Sa imbestigasyon ng pulis ng Rojas, nag-iinuman ang biktima at suspect kasama ang iba pang mga kapitbahay kung saan bigla na lang daw nagalit ang suspect sa biktima dahilan para mauwi sa mainitang argumento. Pero naawat sila ng iba pang kasamang kainuman. Ngunit palihim daw na kumuha ng kutsilyo sa kusina ang suspect na si Jordan Madeja Tabale at walang ano-ano'y inundayan ng saksak ang biktimang si Ryan Libara sa dibdib. Pero nakaganti pa ang biktima sa suspect kahit nasaksak na ito. Agad isinugad sa Rojas Medicare Hospital ang biktima na mga nagresponde ng mga tanod pero inirefer ito sa Puerto Princesa para dito gamutin. Ang suspect naman ay unconscious hanggang sa ngayon matapos makapanlaban ang biktima sa hindi nabanggit na paraan. Kaya walang malay ang suspect sa Rojas Medicare Hospital. Na-recover ng mga pulis ang patalim na ginamit ng suspect na nasa 11 inches ang haba kasama ang hawakan nito. Police Report! Sports Balita! Balitang sports, magkapatid, pinarangalan ng city government sa nakuhang pwesto sa naganap na National Age Group Chess Championship 2022. Ang detalye ng balita mula kay Jenny Belmonte. Sports Balita! Pinarangalan sa isinagawang flag raising ceremony kaninang alas 8 ng umaga ang dalawang magkapatid na lumahok sa National Age Group Chess Championship sa Robinson Malolos, Bulacan noong nakarang buwan ng Hulyo 2022. Ang magkapatid ay sina Sofia Habagat na nakakuha ng ikasyam na pwesto at ang kanyang kapatid naman na si Stephanie Habagat ang itinanghal na champion sa buong Pilipinas. Pinarangalan ang dalawa kasama ang kanilang coach kanina sa pangunguna ni City Director Attorney Rocky Austria. Ang magkapatid na Habagat ay lalaban at muling magiging representante ng lalawigan ng Palawan sa Batang Pinoy. Jane Rose Tan Del Monte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. At para sa ating isa pang sports balita, nakatakdang isagawa sa Oktubre sa lungsod ng Puerto Princesa ang Online Sports Leadership Program or OSLP National Summit. Ito ang dahilan ng pagbisita sa lungsod ni three-time Olympian at kasalukuyang presidente ng Philippine Olympians Association na si Akiko Thompson Guevara kasama si Coach Noli Ayo, ang Vice President for Sports and Education Programs ng Adrenaline Solutions and Ateneo de Davao University Athletic Director. Nasa lungsod sina Akiko at Noli upang magsagawa ng ocular inspection sa lugar na pagdadausan ng OSLP National Summit sa October 20 hanggang October 22 na isasagawa sa Palawan State University. So, sa October 20 to 22, we're having the OSLP National Summit. By the way, the OSLP stands really for Online Sports Leadership Program. No, so, but later, that's another story, why online is now face-to-face. We are here to really check the venue, the meet with the people, our partners. We met yesterday with Dr. Docto of Palawan State University, of course, with Mr. Vinces Guerra, who's really very instrumental why we are able to do this with ease. Kung wala si Vince, mahirapan kami makahanap ng magandang paglugar sa Pilipinas. We also be meeting today. I think we're meeting personally the
the city mayor, and then from the side of the governor, the head of the provincial sports office. So ocular inspection primarily ang aming pupuntahan, ang kaya kami nandito, plus checking the venues and then the kung saan magsistay. Ang OSLP ay nagsimula noong 2020 sa panahon ng COVID-19 pandemic at lahat ng kanilang program na isinasagawa online na may mga participants mula sa iba't ibang eskwelahan at organisasyon sa bansa. Sa isasagawang OSLP Summit, ilang international sports personalities ang magiging speaker para magbahagi ng kanilang mga istorya at karanasan sa mundo ng sports na makakatulong sa mga participants. Program kasi started, the OSLP program started in the time of COVID, and so everything was done online, and we have had 8 batches, and in each batch we have 4 Olympians who share their journey in sports with mga 16 participants more or less from different schools, different organizations, different sports coaches, yung mga iba, and so that's in a span of 2 years. Pero yung mga participants and the speakers have never met. We've done this all online. So yung tanong mo kanina, why are we gathering? It's because it's almost like a culmination. And I mean, while we intend to keep the program running even after this, it's just nice. It's more, while it has been very meaningful already for us, the speakers and the participants, mas lalo na when we come together and meet. And so that's what the summit is, why we're hosting it. And we've also, on top of that, have invited some speakers, international speakers from abroad who are coming in. Just to facilitate the discussions amongst all the participants. Ayon kay Coach Noli Ayo, layunin ng OSLP National Summit na maibahagi ang istorya ng mga Olympians sa mga sports leaders and athletes at maging inspirasyon sa mga participants upang lalong mapalakas at mapalawak ang network nila sa larangan ng sports. Sabi pa ni Coach Noli at Akiko, hindi ito ang una at huling pagkakataon na gagawin nila ang OSLP Summit sa Palawan State University. Yes. And it's not definitely the last time in Palawan or in Puerto Princesa. Again, yung commitment na ni Dr. Docto that they are embracing the ideals of this event. This event really is anchored on 3 main things: to share the stories of our Olympians, and to create a strong network among the sports leaders in the country. So ang mga participants from, you know, from across the Philippines, and we even might have someone from outside the Philippines na nag-participate who's based in Switzerland. Sinabihan niya kami that they're already talking as a family to bring their kids here to the Philippines so that the mom, who's our representative in the Winter Olympics in the Philippines, representing the Philippines, can participate here. And of course, pag sinabi kasing Palawan, kahit saan ka sa Philippines, gusto mo rin pumunta rito. This is very just, may synergy. So yung networking, but more importantly, yung third part. So sinabi ko na yung storytelling, networking, and the third, and this is very important in terms of leadership in coaching. And you might be encountering this thought for the first time. Mm-hmm. It's called systems thinking. And I think as a nation, we don't have much of this. Mm-hmm. Systems thinking is seeing the individuals, the separation, and seeing the big picture, how they are connected. Sa atin, especially, you know, with what happened with the election, as a nation, we are so regionalistic. Now with the social media, we are so divided. Mm-hmm. We want to emphasize in the gathering in October 2022, the value of strong and right connections. Ang balitang showbiz, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan.
Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala! Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. DYPR Balita Tanghali Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, Charina Kabading Husol, may bagong kanta online. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. May bagong upload na kanta online si Charina Kabading Husol. This time ay original song naman at hindi cover. Ito ang latest niyang kantang Carry On na sinulat ni Martin John Arellano. Matagal-tagal bago nakalabas ang kanyang bagong kanta si Charina, at this time ay bongga naman dahil original composition ito na isang inspirational song na may layuning payuhan ka na kaya mo yan at malalagpasan mo rin ito. Nag-premiere ang video ng kanta nung Sabado sa YouTube channel ni Charina, ang Charina CJ. Joel Contrivida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Showbiz Balita. Nang tanghali kay Ate Ida Viray at kay Ma'am Tess Basaya at kay Kaluwi Oliva. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Lunes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas ng umaga, alas 6 hanggang alas 6.30, DYPR Balita, dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez, magandang hapon. Ako si Nico Mendoza Tan, at yan ang DYPR Balita sa tanghali! Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa 95.1 FM.